kaligayahan. Sana ka ba? May nakita ba? Teka muna. Halika dito, mag-usap tayo. Kilala mo ba si Jesucristo? Siya ang pinako sa krus para sa'yo. Huwag mangamba, huwag maghinda. Hinihintay si Jesus sa'yo. Para sa Panginoon. At pwede mo bang ipalakpak yung may mga daladalang pasasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito? Pwede mo bang ibigay pinakamainam na pampuri sa ating Panginoon sa umagang ito? Hallelujah! Oh, we welcome you, Jesus. Bago po tayo mag-umpisa, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid? Kamusta ka? Ayan. Hallelujah! Hallelujah! This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh. Hallelujah. We welcome you, God. We welcome you, Jesus. Sino po dito yung may mga C2S ka na? Amen. Sino po dito yung blessed ka dahil may C2S ka? Mayroon po tayong pamilya, no, na parating naman nananalangin, nagmamahal, nag-i-extend po ng kanilang pag-ibig sa atin. Amen po ba doon? At kung yan lang, ay papasalamat po natin sa Panginoon. So today, this morning, we're going to worship the Lord. We're going to thank the Lord for His goodness in our life. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Kaligayahan, sanang kita, may lakad ka ba? Teka muna. Halika rito, mag-usap tayo. Kilala mo ba si Jesucristo? Siya ang pinako sa krus para sa'yo. Namasasay at sa sinuwes
pagbati mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Ay sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang tigilin pa pagdiriwang nanadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Salamat, Panginoon, dahil sa umagang ito, Panginoon, binigyan mo muli kami ng pagkakataon
para papurihan ka, para sambahin ka, O Diyos. Tunay na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa aming mga buhay. At ang pag-ibig mo, Panginoon, at kahit kailan, hindi nagbabago. Ito pong salita ng Diyos sa mga awit, 136. 1-2. Sabi po dito, pwede niyo po ba akong sabayan? Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen. Pinakadakilang Diyos na mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen. Sino nakaranas ng kabutihan at katapatan ng Diyos? At sa umagang ito, pwede niyo po ba siyang awitan? Pwede mo bang buksan ang mga puso mo na mayroong pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon? Ano nga ba ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Tunay ng Diyos ay mabuti at tapat kailanman. Sa kabila ng ating pagkukulang, ang Panginoon, hindi niya po tayo iniiwan. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, dinggin mo ang aming mga awit. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang isinisigaw ng aming mga puso. Kaya Panginoon, inaalay namin sa iyo ang awit na ito. Salamat Panginoon dahil tunay na ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Pwede mo ba itas sa mga kamay habang ikaw ay umaawit sa Panginoon? Sa umagang ito, pwede bang ibigay po natin pinakamainam na papuri at pagsamba? Ang iyong hatid.
Di akalain, Panginoon. Di akalain, tulad ko'y mamahalin. Ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hati. Hindi kami kabila ng lahat, iyong ninangga, tawag mo kami iyong anak. Hindi kami bila ng lahat, O Diyos, tinawag mo kaming anak, Panginoon. Salamat dahil ang pag-ibig mo tunay na dalisay, Diyos. Nararapat kang parangalan, Panginoon. Nararapat kang sambahin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Tinataas ka namin, Panginoon. Ikaw ay dakila. Pwede mo pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Dapat ang papuri ko'y sa'yo.
lahat ng oras nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa kabutihan mo, sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, hayaan mo na patuloy ka naming sambahin, Panginoon. Na patuloy ka naming pupurihin sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, tinataas ka namin, Panginoon. Binibigay namin ang lahat ng papuri, ang lahat, Panginoon, ng pasasalamat sa iyong pangalan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Grabe po ang presence ng Lord, ano? Doon po ako sa likuran and habang nag-worship po kanina, talaga pong ramdam ko yung presence ng Lord. Amen? And I believe tayo din po ay naramdaman po natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Patiin mo muna yung katabi mo, sabi mo sa kanya, it's good to see you today, tonight, kapatid. Amen? Praise the Lord. It's good to be in the house of the Lord.
And I believe, hindi po aksidente na nandito tayo ngayon, but I believe, alam po, ito po ay divine appointment sa atin ng Lord, why we are here, amen, to experience His love, His presence, amen, ngayon pong gabing ito, amen. And sino po excited sa word ng Lord ngayon? Amen, I'm excited to preach the word of the Lord today, but before we go to the word of God, meron po ba tayo mga first-timer po dito? Those who came for the first time, pwede po bang taas ang kamay ng mga first time natin? Just raise your hand. Ayan po, wow, praise God, ang dami po natin mga first-timer. Ayan, dito po sa kabila. Ayan po si Tatay Feliciano, yung naka-red po, bunga po yan yung pong hayo natin kahapon. Na-invite po siya ni Ate Mona. Ayan po si Tatay Feliciano. Praise God, ano po no? So, yan po yung bunga nung pag-share natin ng gospel sa labas. Ano po, so meron pong mga nakakakilala sa Panginoon. Amen po. Kaya po sa lahat po ng mga first-timer ngayon, maraming salamat po. And we pray and we believe na hindi lang po ito yung first time na makasama namin kayo, but make this church as your permanent spiritual home. Amen. You are part of our family and we love to worship the Lord with you. Amen po. So sige po, kung tayo po ay handa na sa salita ng Panginoon, tayo po ay muling yumuko at manalangin. As we come to the presence of the Lord once again. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your presence, O Lord God. We come humbly before you today, Panginoon. And Lord, salamat sa iyong masaganang presensya sa lugar na ito, Panginoon. Dahil tunay na nararamdaman ka namin, nararanasan ka namin. Panginoon, your power, your presence, your love is in this place, Lord. And today, Panginoon, sa aming pag-aaral na yung salita, reveal your word to us. Panginoon, Lord, let your word transform us. Let your word give us the wisdom to live your word in our life, O Lord God. And Lord, bless your word and let your name be lifted up and glorified alone, O Lord God, as we study your word, Panginoon. Lord, let your word bless your people today, O Lord God. Bless us today, Panginoon. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. At ngayon po, praise God, ang ngayon po ating pong pag-uusapan, ang title po ng ating message for today is, ayan, ang title po niya is, What is in your house? Ayan, ano po no? Siguro nataka kayo, ang dami naman ng pwedeng nasa aking tahanan. Amen? Pero you know what? Ito pong house na ito, ay ito po ay isang simbolo. Amen? When we say house, ano po, it symbolizes our identity. Tama po ba? Pag sinabing, yan yung pong yung identity natin, ano po, who we are, or yung prevailing spirit, or prevailing ano po sa ating pamilya. Amen? Kaya kapag nakita ang isang tahanan, amen, ayan ay bahay ng mga doktor, pamilya ng mga doktor. Tama po? O pamilya yan ng mga politiko. Di ba? Ayan, no, di ba? Pamilya yan ng mga artista. Tignan mo yung katabi mo kung lahi bang artista yan. Ayan mo, no? Amen, di ba? It becomes part of our identity, what is in our house. Amen? Ang iba naman nasabihin, mga bahay yan ng magnanakaw. Bahay yan ng mga addict, di ba? Bahay yan ng mga lasingkero, babaero, ano po, no? So, it what is in our house, sometimes it becomes our identity. Amen po. It becomes our identity. It represents who we are in this life. Kaya po ang tanong ngayon, what is in our house? What is prevailing in our house? Amen? Mamaya po babasahin natin sa Proverbs 3:33. But what is prevailing in your house today? Ano po? Nagpe-prevail ba ang blessing ng Lord o ang curses ano po sa ating mga tahanan? Amen? Ano ba ang identity? Ano po? Tayo po ba ay blessed na pamilya or sinumpang pamilya? Ayan, ano po, no? Tayo po ba ay pamilya na godly or family of wicked? Ayan. Kaya po, yan po ang ating pag-usapan. What is in our house? Kasi po may sinasabi sa Proverbs chapter 3, verse 33. Gusto ko po munang basahin sa Tagalog version. Sabi niya po dito, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Wow! Ano po, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Yan, amen? So, nilinaw po natin, una nating binasa sa Tagalog para maintindihan natin ng mabuti. So, yung mga Amerikano, pupunta tayo sa English. Amen po, no? Ayan. Sa Proverbs 3:33, ayan po, ibasahin natin sa English naman. Yung iba, mas prepare nila ang English. Mas malalim kasi yung Bible sa Tagalog bisa pag binabasa natin. But in English, sabi niya, the Lord curses the house of the wicked, amen, but He blesses the home of the upright. Amen? So, kailangan po ito pong
Ito po pala yung pwedeng magkaroon sa ating tahanan. Amen. The Lord curses the house. Pwede pala ikaw ay nakatira. Pwede pala ikaw ay namumuhay sa tahanan na sinumpa. Amen. At ang nakakalungkot dyan, ang matindi niyan, amen, ang nagsumpa ay ang Diyos. Amen. Saan ka lalapit? Saan ka pwedeng hihingi ng tulong if it is the Lord who curses our house? Amen. Kaya meron po pala, the Lord curses the house of the wicked, but He blesses the home of the upright. Meron, kung meron pong sinumpa, meron naman pong pinagpapala. Amen. Kaya doon po pinagpapala. Ano po, yung pong pinagpapala, yung ay nasa, ano po yan eh, blesses. Yung sa kanina, pinagpapala, di ba? Kumbaga nasa, hindi ko po alam kung tama yung ano ko, nasa present, ano po siya eh, yung continually doing it. Po, the upright is continue bless, the Lord continue blessing the house of the upright. Amen po? Kaya po, kung meron palang sinumpa at merong pinagpapala, amen, siyempre ayaw natin ng sumpa. Amen po ba dun? Parang kukunti ah. Ano po? Siyempre po, ayaw natin ng sumpa. Amen. Ano po? At ang gusto natin ay ang pagpapala. Ayan, dumadami. Pagpagpapala talaga, dumadami. Ano po, no? So, kung ito ang gusto natin at ayaw natin dito, we have to know, ano po, kung paano ba sinusumpa ng Diyos ang isang tahanan. Amen? Kasi ayaw kong manirahan dyan. Amen po ba yun? We don't want to stay in the house that the curse of the Lord is upon this house. I don't want to live there. Amen? I want to be in the position of blessing. Tama po ba? Amen? Gusto natin, kung merong sinusumpa at merong pinagpapala, ang gusto natin doon tayo sa pinagpapala. Amen? Parang salamat po sa lima. Amen? Gusto natin po doon tayo sa pinagpapala. Ayan, buti na lang, naririnig na tayo. Amen po, no? Amen, doon natin. At kung aaralin po natin ito, kasi ito po yung aking devotion this week, sabi ko, we need to study this. We need to study this kasi ang hirap kapag ka nabuhay ka sa sumpa, because I lived there for a long time. Yung aming pong tahanan ay sugalan. Yung aming tahanan ay lugar ng inuman. Amen? Kaya po sabi ko, alam ko yung buhay ng sinumpa. At ngayon, alam mo rin yung buhay ng pinagpala. Amen? That's why siguro po marami pa sa atin ang hindi nakakaalam nito. That's why we need to study the Word of God in order for us not to live ano po, under the curse and live under the blessing of God. Amen po? Yan po yung kailangan natin matutunan, kasi marami pong mga tao, maraming mga even sometimes the Christians, amen, they hindi po sila nabubuhay ng life to the fullest because they don't know the Word of God. Sabi ng Bible, my people destroyed because lack of knowledge. In Hosea chapter 4 verse 6, amen, my people destroyed because of lack of knowledge. Amen. Kaya po mahalaga na kung meron palang sinusumpa at meron po palang tinatawag na pinagpapala, kailangan ando doon ako sa pagpapala. Amen po. Ando tayo sa pagpapala, ayaw natin ng sumpa. Kaya ang mga titignan po natin, sino ba yung sinusumpa ng Diyos? Amen. The curse of the house, the Lord curse is in the house of the wicked. Sino pa tong wicked na to? Wicked, these are the people who ignore God in their life. Amen. These are the people who, ano po, don't obey His word, obey His commandments. Amen. These are the wicked. Amen. Ito po yung mga wicked na tao. Amen. Yung pong ini-ignore nila ang Diyos. Maybe they don't know God, or maybe some of them, they know God, but they don't value God. They don't give importance to the Lord, and they don't obey the word of God. Amen. Yan po, dyan po bumubuhos ang sumpa ng Panginoon sa mga tao na walang relasyon sa Diyos, at po yung gumagawa ng masama o nagdi-disobey sa salita ng Diyos. Amen? That's why we don't want to be in the position of curse, and we want to be in the position of blessing. Amen? At dito po, ito pong next naman, but He blesses the home of the upright. Alam niyo po yung sa Proverbs po, pag sinabing upright, these are the people who obey God's law, who obey God's word. Amen? Yan po yung mga sumusunod sa salita ng Panginoon. Kasi po yung time na yan, this proverb, sinulat po yan before the cross. So yung upright dito, ito po yung mga tao na sumusunod kay Lord, di ba? Sumusunod sa kanyang salita. Amen? Kaya po, maganda po, nandyan tayo. Amen? Kaya nakikita po natin ngayon, ito pala ang itsura, ito pala ang sitwasyon ng taong may curse sa kanilang tahanan. Amen? At mamaya po makikita natin kung ano po yung mga yan. Amen? At alam niyo po ba, ito po palang mga curses at blessing na ito, hindi po ito
hindi po ito pininimine mo lang ng Lord. Hindi ito yung kung sinong gusto lang sumpain ng Lord, yun na, hindi po ganun ang Diyos. Ito muna, ikaw muna susumpain ko ngayon, ikaw muna i-bless ko ngayon, o kung sino yung pipiliin ko muna, hindi po ganun ang Diyos. Amen. At ayaw din po ng Lord sa atin na ibigay po yung sumpa. But is this our choice? This is our choice. Kaya sabi niya po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, today I have given you what? The choice. Today I have given you the choice. Amen. The life and death between blessings and curses. Ano po? Ito po palang curses and blessing na ito, ito po pala ay choice natin. It is the product of our choice. Where we are right now, this is the product of our choices in the past. Who you are right now, these are the product of your decisions in the past. Amen. Kaya kung tayo po ay nabubuhay sa sumpa, amen, kasi yun po yung mga pinili natin sa mga nakaraang bahagi ng ating buhay. Amen po? At kung tayo po ay nabubuhay kayo sa pagpapala, ito po yung mga pinili natin na mapunta dito to the past moments of our life. That's why this is our choice. Hindi po basta lang humuhugot ang Lord o nagtuturo ang Lord ng kanyang isusumpa at ng kanyang papagpalain. Amen. It is us who made a choice where we want to live. To live under curse or to live under the blessing of God. Amen. Are we still here? Are we learning? Amen. Kaya po, titignan po natin to. Yan pala, binigyan tayo ng choice ng Lord. Amen. And for many of us, maaring pong ayaw naman natin ng sumpa, pero nagkakaroon sa buhay natin because there are what we call causes of curse. Amen. Yung mga nag-ignite po, alam nila ito. Amen po. Yung mga nag-ignite, itinuro po ito ni Pastora. Amen. Yung causes of curses. Amen. At ito po ay ihihimayin ko lang sa tatlo. Amen. Ito po yung tatlong bagay na nakakapasok ang sumpa sa ating buhay. Amen. Una po yung tinatawag na earned curses. Earned curses, ano po yung earned curses? Ano po, this is when we disobey the word of God. This is the moment we step into the devil's territory. Amen. Nagkakaroon po tayo ng opening, ano po, para po makapasok ang curses sa buhay natin. That is the moment we rebel against God. We disobey the Lord. Amen. We expose ourselves to the devil. Amen. Ito po yung tinatawag na earned curses. This is the consequence of what you have done wrong. Amen po. Ano po yung mga yan? Gusto ko pong isa-isain yan ng mabilis. Amen. Ano po yung mga yan? Earned curses. For example po, yung una, yung idolatry. If you are worshiping idols, or if you are worshiping something or someone, ano po, in your heart greater than God, hindi ko alam kung hindi naman, di ba, kung ribulto yan, o baka hindi lang po yung mga ribulto ang Diyos-Diyosan. Anything or anyone, ano po, you value more than God, that is idolatry. Anything or anyone you love, amen po, more than God is idolatry. Amen? Hindi ko alam, baka trabaho yan, hindi ka makapagsimba dahil marami kang ganap, marami kang trabaho kahit Linggo. Amen? Hindi po masamang magtrabaho, pero meron dapat tayong time sa ating Panginoon. Amen? Baka po yan may idolatry sa heart natin. And ano po, it enters curse in our life when we do that. Amen? Hindi ko na po babasahin yung mga verses, but you can write it down and take down notes. Amen? And you read after ano po, ng preaching. Amen? At hindi lang po yan, yung pong disrespecting your parents. Amen? Kapag tayo po ay suwail, pasaway, hindi po tayo marunong mag-honor ng ating mga magulang, alam niyo po ba na mayroong sumpayan? At alam niyo po, may blessing din kapag tayo ay marunong mag-honor sa ating mga magulang. Amen po? Kaya po, isa po yan, kaya po maganda na ino-honor natin ang ating mga magulang. Hindi po sinabi na kapag sila lang ay mabuti, doon lang natin sila i-honor. Whether they are good or bad, honor your parents. Kasi po meron pong pagpapala yan, at kapag hindi natin ginawa, meron po yung sumpa. Amen? Actually, matindi po yan. Deuteronomy 27:16. Amen? At hindi lang po yan. Ano po yung injustice to the weak? Amen? Ito po yung mga may kapansanan o yung mga walang kakayahan na sinasamantala natin. Inaabuso natin itong mga walang kakayahan. Amen? Meron pong curses yan na na-attract tayo when we do this to them. Amen po? Kaya yan po yung mga earned curses. At hindi lang po pala yan, meron po yung depending on the flesh. Di ba sa Jeremiah 17:5, amen, sumpain ang mga nagtitiwala sa laman. Kasi po dapat ang tiwala natin, walang iba kundi nasa Panginoon.
Amen. Doon po, we put our trust on God. Amen. At sabi dyan, we are like trees planted, ano po, near the rivers. Kaya po, ito po yung mga anchors. And lastly, yung pong stealing o yung pagnanakaw. Amen. Baka po ang iba sa atin, normal na sa atin yan, meron pong sumpa yan. Amen po. Actually, matindi po yan. Sabi niya po sa Zechariah chapter 5, verse 4, I will send out the curse, says the Lord of hosts, it shall enter the house of the thief. Amen po. Kapag tayo po ay nagdanakaw, amen, ito po ay pumapasok sa ating tahanan, ang sumpa. Kaya basahin niyo po yung Zechariah chapter 5, verse 4. Amen? Paano po ba natin nagagawa yan? Siguro po, baka kinukupitan mo yung magulang mo. Diba? Pagtulog na, tinitignan mo kung may pera pa yung wallet. Diba? O kaya, pag pinapapili ka sa tindahan, sa palengke, mas malaki pa yung kupit kaysa sa pinamili. Amen? O baka naman sa trabaho. Diba? Baka po sa trabaho, o ano, kinukupitan natin yung ating mga boss, yung ating pong kumpanya, meron po sumpa yan. Amen? Kaya po, wag po natin gagawin yan. May balik po sa atin yan. O baka naman, sa gobyerno, sa ating mga buwis, hindi po tayo nagbibigay ng tama, hindi tayo nagbabayad ng tama. Alam po, meron po yan. Or baka naman din kay Lord. Amen? We are not giving right to the Lord. Amen? Ayan po, we open up ourselves to the curses. Ano po? Kaya po yan po yan. At pangalawa po, pangalawang causes of curse, yung pong tinatawag na cast curses. Ito po yung uttered curses. Ito po yung sinabi sa atin ng may dahilan. Yung sinumpa ka, maybe you hurt someone, nakasakit ka ng kapwa mo, niloko mo yung kapwa mo, may ginawa ka sa kapwa mo, especially someone who are in authority. Amen po? You speak something negative, ano po, they speak something negative to you. Amen. Yun daw po ay merong effect yan. Lalo na po kung ito ay may dahilan. Amen. Or baka naman po yung cast curses, yung self-imposed curse. Di ba meron pong ganun eh. Ano yung sa sarili natin, parang nagsasabi tayo ng mga pangit, ng mga mali sa sarili natin. Ano po, ingatan po natin yan, because our tongue has a power, di ba? Sa Proverbs 18:22-21, sabi po yun, death and life are in the power of our tongue. Whosoever love it will eat its fruit. Amen? Kaya po may power ang tongue, ano po, yung cast curses, lalo na po kung ito ay may dahilan, yan po ay tumatalab. Pero kung walang dahilan, sabi ng Bible, hindi po tumatalab yan. Amen? Hindi pwedeng magsabi ka lang sa isang tao na susumpain mo ng wala pong dahilan. Amen po? Kaya sabi niya po yan sa may Proverbs 26:2, as the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come. So hindi po mangyayari. Pero kabaligtaran, kung meron, mangyayari. Amen po? Kaya ayan po yan yung mga entry point ng kaaway sa atin. At pangatlo, yung pong tinatawag na generational curses. Amen? Ito po matindi. Bakit po? Kasi ito, hindi mo ito ginawa, maaring ginawa ng mga magulang mo o yung lolo at mga lolo ng tatay ng lolo mo. Amen? Pwede pong umabot ng ganun. Amen? Generational curses. Amen? Kaya po yan po yung mga pwedeng pumasok. At sabi niya po dyan sa generational curse, sabi niya sa Exodus chapter 34 verse 7, I lavish unfailing love to 1,000 generation. I forgive iniquity, rebellion, and sin. But I do not excuse the guilty. I lay the sins of the parents upon their children and the grandchildren. The entire family is affected, even children in the third and fourth generation. Amen po? So yung third and fourth generation, meron pa rin po palang effect. When we disobey the Lord, when we rebel against the Lord, amen, when we, ano po, ito pong generational curses, ano po ang ginagawa ng generational curses natin? Pag nag-disobey po tayo, amen, our disobedience today can affect our next generation. Amen, our disobedience today can affect our next generation. Kaya po yung ating po palang mga action, amen, hindi lang po tayo ang tinatamaan ito, kundi po pati po yung mga generations to come ng ating buhay when we open up ourselves to these curses. Amen? I was still here? Amen? Tinitignan po natin yan. So, kung meron pong curse, meron din pong blessing. Sabi mo sa katabi mo, blessing. Amen? At ano po ang marka niyan? Amen? Alam niyo po, makikita natin sa isang tao ang marka ng pagpapala at marka ng sinumpa. Tignan mo yung katabi mo. Pinagpala pa.
Pinagpala ba? O sinumpa? No? Hindi po yan. Pinagpala. Amen po, no? Pinagpala. Amen? Kaya po, ano po ba ang marka ng pagpapala? Ano ang mark ng blessing? Ano po? When you read your Bible in Deuteronomy chapter 28, amen, hanggang verse 15 po yan, it's all about the blessing of obedience. The blessing of obedience. At ang ganda po nito, ito po yung Old Testament, ito yung kailangan mong gawin para po ikaw ay mapagpala. Amen po, no? Para tayo po ay umangat sa buhay. Ayan po yung sinasabi. Kaya sabi dito sa May 1 to 3, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will what? Will set you high above all the nations of the world, and you will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Your towns and your fields, ano po, will be blessed. In verse 4 to 6, sabi, your children, amen, your children, your crops will be blessed. Amen, the offsprings of your herbs and the flocks will be blessed. Your fruit basket and the breadboards will be blessed wherever you go, and whatever you do will be blessed. Grabe, ano? Kaya lang, ang hirap niyang if you fully obey. If you fully obey. Ano po, no? Pero ito pala ang naghihintay sa iyo. Mamaya may good news naman tayo. Amen po. Maganda yung good news. Kaya ito po pala ang marka ng isang pinagpala ng Diyos. Amen. You are the head and not the tail. The Lord is blessing the works of your hand, is blessing whatever you do. Sabi po ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya po yan po ay ang marka ng pagpapala. Amen. Ano naman ang marka ng isang isinumpa? Ayan po, no, ang marka ng isang isinumpa. Sabi niya po nito, marks of a curse. If you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Your towns and your fields will be cursed. Your fruit basket and breadboards will be cursed. Dami po niyan, ano po? Your children and your crops will be cursed. The offsprings of your herbs and flocks will be cursed. Wherever you go and whatever you do, you will be cursed. Grabe, ang hirap nun, ano? The Lord Himself will send on you curses, confusion, frustration in everything you do until in the last, you are completely destroyed for doing evil and abandoning me. Amen. Yan po ang tanda ng isang tahanan at ng isang tao na sinumpa. Amen. Ayaw po natin dyan. Amen po ba yun? Amen. Ang hirap na ikaw ay nasa ganitong bubong. Nasa ganyan ka. Ano po na yung curses ay ando doon po. Amen po? Alam niyo po, ang matindi niyan, hindi ko na po nailagay yung verse, yung last verse, 67 na ata yun. Amen. Yung last verse po ng mga curses, ang sabi niya doon, ibebenta ka bilang alipin. At ang pinakamatindi, ibebenta ka bilang alipin, ang greatest insult, walang bibili sa'yo. Grabe. Ibebenta ka na bilang alipin, wala pang bibili sa'yo. Pero ang good news, grabe, alam mo kung walang bumili sa'yo, gusto ko sabihin sa'yo, binili ka ng dugo ni Jesus. Amen po? Binili ka ng dugo ni Jesus. Ayaw ka man bilihin ng kung sino man, but praise God because you accepted Christ. You are redeemed by the blood of Jesus. Amen po? Kaya po, ayan po ang marka niyan. At kung isasama rin natin yan, ayan po ang itsura niyan. Amen. Ang isang tao na pinagpala, ang kanyang buhay ay may promotion, may productiveness, may health, may prosperity, success. He is the head and not the tail. May victory. Ano po? Ano pa? Ang samantalang ang isa naman na sinumpa, humiliation, barrenness, sickness and disease, poverty and failure, being the tail, constant defeat, and being beneath. Amen po? Kaya po, mamimili ka. Diba? Kaya sabi dun sa Deuteronomy kanila, you need to make a choice. Which path do you want to take? A place of blessing or a place of curses? Amen? Saan po ba tayo? Saan po natin gustong pumunta dyan? Amen po? Kaya po, ang sarap po kapag tayo po ay nasa place of blessing. Amen po ba yun? Gusto po natin doon. I believe po, wala pong may gusto doon po sa house of curse. Amen, yung sinasabi kanina. Amen. Gusto natin doon po sa house ng bless ng Lord. Amen. Bakit po? Ano pang ginagawa ng blessing ng Lord sa isang tao? Amen. Sabi po niya sa Proverbs chapter 10, verse 22. Ang ganda po nito. Amen. Alam niyo po, ito po yung favorite verse ko nung bago pa lang po akong Kristiyano. Amen. Kasi ang gusto ko po noon, yumaman lang. Gusto ko maging ano eh. Magpayaman para maraming pera. Sino po bang gusto rin ng ganon?
ha? Yung iba, kunyari pa, ano po, no? Kung mukhang pera rin naman, ano po, no? Hindi po, para po maging blessing tayo sa iba. We want to become a blessing to other people, to our church. Amen? Kaya po, gusto natin. At sabi niya, ang pwede po palang makapagpayaman sa atin, walang iba kundi ang blessing ng Lord. Sabi niya po sa kanyang salita, the blessing of the Lord makes one rich. Hindi yung iyong galing, hindi yung iyong husay, hindi yung iyong connection, hindi po yung iyong pinag-aralan, hindi yung iyong gandang lalaki. Sana kung ganun lang, mayaman na tayo. Kaya lang hindi doon eh. Amen po. Amen? Sabi nung iba, amen. Sana kung ganun, pinayaman na tayo, pero hindi po eh. Amen? It is the blessing of the Lord. Amen? When the Lord bless you, it will make you rich. At alam niyo po, ang tanda ng isang blessing ng Lord, walang nakakabit na trouble. Sabi niya, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no trouble on it. Walang trouble, walang sorrow. Amen? Yan ang blessing ng Lord. Amen? Kaya po tayo, amen, we want to be under the blessing of God. We don't want to be cursed. Amen po ba yun? Amen? Kaya po, ayan po no, ang ganda na may blessing ng Lord. Ano po? At hindi lang po yan, ang sabi po sa Psalms chapter 5 verse 12, ito po yung pinagpapala ng Panginoon. Sabi niya, for you bless the righteous. Amen? For you bless the righteous, yung mga righteous, yung binasa natin po kanina sa Proverbs 3:33, you bless the righteous, amen, the upright. At ang sabi niya, ito palang blessing na ito ay ang tindi. Bakit po? For you bless the righteous, O Lord, you cover him with favor. Ang isa palang tao na binless ng Lord, binalutan niya ng pagpapala, ay ng pabor. Binalutan ng pabor, pambihira, ano po no? Kaya kung saan ka pupuntahan, doon yung favor ng Lord. Amen? Yung blessed ng Lord. Kaya sabi niya kanina, wherever you go, whatever you do, you will be blessed. Because the favor of God, the blessing of God is upon you. Amen? Kaya po, we want to walk, ano po, on the blessing of God. At ang sabi niya, sino daw ang pinagpapala? For you bless the upright. For you bless the righteous. Amen? Amen? Parang yung iba, sabi nila, naku, mukhang hindi ako kasama doon. Kasi hapon lang, kanina lang, papunta ko dito, nakagawa na naman ako ng kasalanan. Amen? Alam niyo po yung Old Testament, yan po yung righteous, yung upright, ano po, ang standard po nila dyan, ang tawag po dyan yung right living. Yung right living, because you morally obey the word of God or morally obey the law, amen, meron kang tinatawag na righteous living. Amen? But praise God. Sabi mo sa katabi mo, praise God. Bakit po? Because our time today is not righteous living. It is right standing before the Lord. Amen? Right standing before the Lord. Amen? Ano pong ibig sabihin niyan? Lahat ng tumanggap kay Lord, lahat ng tumanggap na nampalataya sa Kanya, tinanggap siya sa Kanyang buhay, ang tingin sa atin ng Lord, we are the righteousness of God. We have this right standing before the Lord because of Jesus Christ's obedience, not our obedience, but Jesus Christ's obedience. Amen. Kaya sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ano po sabi niya? God made him, sino po 'yon? Si Jesus. God made him who had no sin. Amen. Wala siyang kasalanan. Amen po, hindi po siya nagkasala. Pero ano pong ginawa nangyari? He made no sin to, who had no sin to be sin for us. Ano po? Sino po dito yung makasalanan? Taas ang kamay? Yung iba, pati paa kasama eh. Pasara ko po yun eh. Amen. Pero tinanggap mo ba si Jesus? Tinanggap mo ba si Jesus sa buhay mo? Kasi ang sabi niya dito, God made him who had no sin for us who accepted Christ, for us who believe in Christ, for us who put our faith in Jesus, even for us who live, ano po, according to the word of God, ano sabi po niya? For us, ano po, so that in Him, we might become what? We might become what? The righteousness of God. Amen. Ano po ibig sabihin po yan? Hindi lang po tayo nagkaroon ng righteous living,
kundi ng righteous standing before the Lord. That every time na tinitingnan ka ng Panginoon, ang nakikita niya si Jesus sa buhay mo. Amen. Ang nakikita niya yung kanyang anak na perfect. Yung nakikita niya yung anak niya. Amen. Na perfect na walang kasalanan. That's why now, before, after the cross, when you believe in Christ, when you accepted Christ in your life, you have what we call right standing before the Lord. Amen? Kaya yung mga mayroong right standing kay Lord, He blesses the house of the righteous. Who are the righteous? The people who accepted Christ. The people. Pastor, paano hindi naman natin sundin yung word ng Lord? Hindi, wala po akong sinabing ganun. Actually, kung totoo tinanggap po si Lord, the more you will obey the word. Amen? Because those who really accepted God in their lives, they have the Holy Spirit who empowered them to obey the commands, the laws, the decrees, the commandments of the Lord. Amen? Meron nag-i-empower sa'yo na sumunod lalo. Mas madaling sumunod. Bakit po? Kasi may banal na espiritu ka. May conviction ka. Amen? Kaya po ito palang pagpapala na ito available sa atin. Not because of our righteous living, but because of Jesus Christ's obedience on the cross. Amen? Woo! Hallelujah! Are you happy with that? Grabe ano? Ikaw dapat yung susumpain. Talaga namang kasumpa-sumpa tayo. Sa dami nating ginawang mali. Amen? Pero praise God. Bakit po? Kasi lahat na ng sumpa, lahat na ng condemnation, lahat na ng punishment, amen, ibinuhos na ng God the Father, ano po, kay Jesus sa cross, so that you will have right standing with God. And you might call now the righteousness of God. This is what we receive when we accepted Christ in our life. Amen? Kaya po, anong sabi niya? Di ba dapat kandidato ka para sumpain? Grabe, di ba? Kanina tahimik tayo kasi susumpain tayo, makasalanan tayo. Ang hirap nung fully obey. Kahit ako hirap na hirap ako doon eh. Sa fully obey. Pero pag you put your faith to God, amen, sumasablay tayo, nagkakasala tayo, pero bumabalik tayo sa Lord. Humingi tayo ng kapatawaran. Ano po, at meron tayong right standing sa Panginoon when you have accepted Christ. Amen po ba? Amen. At ano po ang ginawa? Ano nangyari sa sumpa? Amen. Ang maganda dito, sabi niya po sa Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Amen. Christ has redeemed us. When you accepted Christ, you are redeemed from the curse of the law. Ibig sabihin, sa mga totoong tumanggap kay Jesus sa kanilang buhay, wala nang sumpa sa iyo, kapatid. Amen. Wala nang sumpa sa iyo, kapatid, because you are redeemed by Christ. Amen. You are redeemed from the curse of the law, having become a curse for us. Curse is everyone who hangs on a tree. Amen. Siya po yung naging sumpa na para sa atin. Tinanggap na ni Jesus Christ lahat ng sumpa para ikaw na kanyang anak. Amen. Na anak ng Diyos. Amen. Ay pagpapala ngayong matanggap. Amen po ba? Are we still here? Are you happy with that? Amen. At alam niyo po, ang ganda po nito. Bakit po? Kasi ang maganda sa Panginoon, hindi lang niya niredeem tayo sa sumpa. Amen. May verse 14. Ano yung verse 14? The Lord has redeemed us from the curse of the law. Amen? Sabi niya, curse of the law, having become a curse for us, for it is written, curse if everyone who hangs on a tree. In verse 14, sabi niya po dito sa may verse 14, that the blessing, wow, amen? Niredeem ka from curse, that the blessing of Abraham, amen, might come upon the Gentiles. Sino po yung Gentiles? Tayo po yun. Amen. Hindi ka lang niya niredeem, tinubos sa curse of the law. Grabe, binuhos pa ang pagpapala sa iyo. Yung pagpapala na meron sa Abraham, same blessing that the Lord bestowed to Abraham, you have it right now because of Jesus. Amen. Ano po yung blessing of Abraham? I cannot discuss it today. Maybe in my next preaching. Amen. Kaya wag kang absent. Amen po, no? Parang telenovela, may paano-paano po, no? May pabitin. Ano? Amen. The blessing of Abraham. Di ba? Ano ba yung blessing kay Abraham? Blessing, I will bless you. Multiply, I will multiply you. I will multiply your descendants. Ano po, as many, as the seashore, as the stars in the sky. Amen. Ibig sabihin po, yung blessing na meron si Abraham, yung Abrahamic blessing na yon, meron ka rin doon bilang mananampalataya. Amen. Are we still here?
Ano pong ibig sabihin niyan? Amen. That we are redeemed by Christ. Amen po, we are redeemed from the curse of the law. At yung blessing ni Abraham ay nasa atin na rin. Ano pong ibig sabihin yan? That the curse is defeated and the blessing is deposited. Amen. The curse is defeated and the blessing is deposited. Amen. Naka-deposit na. Sabi mo kapatid, dineposito na. I-withdraw mo na lang. Amen. I-withdraw mo na lang kapatid. Amen. Ikaw ay pinagpala na ng Diyos. At alam niyo po, ang pinagpala ng Diyos, walang sino man kayang sumumpa doon. Amen. The curse is defeated and the blessing is deposited. Amen. And na po yan eh. And no one can curse what God has blessed. Kung ikaw ay blessed ng Lord, kapatid, walang sino man ang pwedeng sumumpa sa pinagpala ng Diyos. Amen. Kaya po, this is our standing right now. Ano po? Because you accepted Christ. Ang tanong, tinanggap mo na ba ang Panginoon sa buhay mo? Meron ka na bang Diyos sa buhay mo? Meron ka, tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? Because that is how you are redeemed from the curse of the law. Amen? Diyan ka po makakalaya. Amen? Doon po sa sumpa. Kaya po lang nabanggit ko kanina, ako po nabuhay ng matagal na panahon sa sumpa. Ang hirap ng buhay, laging talunan, trabaho ka ng trabaho, may ginagawa ang iyong mga magulang, pero parang wala pa rin. Ang hirap ng ganun eh. Because I know that hindi ko pa po alam to noon, hindi ko pa naiintindihan noon. Akala ko normal na buhay lang. Akala ko normal lang ng ganito, na mahirap ang buhay. Akala ko normal lang na laging kulang. Akala ko normal lang na may magulong pamilya. Akala ko normal lang na nasa addiction. Parang normal na buhay kasi yun nakikita ko sa paligid ko. Pero when I read the Bible, hindi pala. Amen. It is the consequence of having no God in my life. Amen. Ito pala ang consequence ng pagiging walang Diyos sa buhay ko at pag-ignore ko sa kanyang salita. Amen. Kaya yung nalaman natin ang salita ng Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, tinanggal niya tayo, tinubos niya tayo sa mga sumpa at tinaggan tayo ng pagpapala. Amen. The curse is defeated and the blessing is deposited. Ang problema lang, siguro may tanong yung iba, Pastor! Alam ko tinanggap ko na si Lord eh. Pero bakit hindi ako makalakad sa blessing? Ayan, di ba? Kasi nga naka-deposit. Ang tanong, marunong ka bang mag-withdraw? Ayan. Ang tanong, marunong ka bang mag-withdraw? Kasi may naka-deposit na. Ang problema, maraming Kristiyano, hindi marunong mag-withdraw. At doon po sa verse na yun, pinakita rin, sinabi rin kung paano natin mawi-withdraw. Sabi niya po doon, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles, amen, in Christ Jesus, that we may receive the promise. Amen, the promise of the Spirit. True. Ano ang password? F-A-I-T-H. Amen. You can withdraw. Amen. All the finished work of Jesus Christ on the cross through faith. Many of Christians, they live in fear. Takot palagi pag may pinapanggis, takot humakbang. Pero tinapos na lahat ng Panginoon sa cross. Anong kailangan mo? Withdrawin mo na lang. Ano ang password? F-A-I-T-H. Pananampalataya. Even our salvation, di ba? In Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, we have been saved by grace through faith. Amen? At hindi po limited ang blessing ng Lord sa salvation lang. Amen? Healing is available. Blessing is available. When we use our faith, we access the blessing, the finished work of the Lord Jesus Christ. Kaya po kailangan pagganahin natin yung ating pananampalataya. Amen? Kaya doon sa Hebrews chapter 11, sa hall of faith, amen? Sa hall of faith, di ba ano nakalagay doon? By faith, Abraham. By faith, David. By faith, Joseph. By faith, Daniel. Amen po, puro by faith. Bakit po? Because this is how you access the blessing of God. This is how you receive the promise from the Lord. Amen? Yung pong pananampalataya. Amen? Kaya po sabi ko nga kanina, mayroon pong tatlong klaseng tao na namumuhay. Una yung living in curse. They don't know the Lord. They disobey the Lord. At yung pangalawa naman, yung living in blessing. They have God in their life. Alam po, may Jesus, may Lord sila sa buhay nila at sumusunod sila sa salita ng Panginoon, living in blessing. Amen? Pero meron pong mga tao, ano po, yung living in
unaccessed blessing. Alam niyo po yung unaccessed blessing, yung available yung blessing pero hindi nila ma-access. Amen. Who are these people? These are the people who have God in their lives but don't have faith to His Word. Ibig sabihin, hindi po nila, wala silang pananampalataya, ano po, nasundin yung salita ng Panginoong Diyos. Because there are conditional blessing. Ano po yung pero pong general blessing, yung pong hangin, yung pong araw, amen po, mga general blessing ng Panginoon yan, binibigay ng Lord yan sa lahat ng tao. Pero meron ding tinatawag na conditional blessing. Ano po yung conditional blessing na yon? That you need to do something, you need to do the Word of God in order to access that blessing. Amen po? Our salir? Amen? Kaya po samantalahin natin, sulitin natin, because we are now in the right standing sa Panginoon. Amen? Yung righteous kayo na tinutukoy doon, tayo na yon na mga tumanggap kay Kristo. He blesses the house of the righteous. Amen? In the present participle po yun, He continue blessing. Di ba sa Tagalog, pinagpapala. Hindi lang pinagpala eh. Pinagpapala, ibig sabihin tuloy-tuloy na binibigay ng Lord sa atin. He blesses, pinagpapala ang tahanan ng mga matuwid. Amen. And you are righteous in the sight of God because not of your obedience but because of Jesus Christ's obedience. Amen po ba? Woo! Hallelujah! Amen. Kaya po, tayo po, samantalahin natin, sulitin natin, believe life to the fullest if we live in faith, not in fear. Amen. Because there is no curse anymore to those who accepted Christ in their lives. Amen. Meron tayong pagpapala na that the blessing of Abraham is in us already. We need to access it by faith. By faith. Amen. Kaya po every time we see the cross, di ba, in Old Testament before, this cross is the symbol of defeat, punishment, consequence of sin. Amen. Yan po ang ano, major sin. Yan po ang symbol ng cross before. Amen. But praise God, after Jesus Christ's death on the cross, amen, what happened? Amen. Yung cross, it became now a symbol of redemption. It's a symbol of restoration. It is now a symbol of power. It is now a symbol of grace ng Lord at ng love ng Lord sa atin. Amen. Kaya the moment you see the cross, you will remember the grace of God. Amen. Kung paano ka tinubos ng Diyos, amen, sa cross ng Kalbaryo, na wala na yung sumpa, pinayaran na yung kasalanan mo, amen, ano na lang gagawin mo, kailangan mo na lang lumakad sa pananampalataya to access the blessing of God. Amen po ba yun? Did we learn something this evening? Amen. Sige po, tinatawag ko po yung worship team. Amen. Hallelujah. Kaya po ngayon pong gabing ito, I don't know what kind of life do you have right now. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Can we all stand up today? Hallelujah. How many of you here are thankful to the Lord? Amen. Yung binabasa ko po yung verse na yon, sabi ko nakakatakot na ang sumpa ay nasa tahanan ng mga wicked. Amen. At nakakalungkot din kasi may mga tao na they know Christ but they don't receive the fullness of God's blessing because maybe they don't know the Word. They don't know the Word or they don't obey the Word. Dalawa lang yun, hindi mo alam ang salita ng Panginoon o hindi mo sinusunod ang salita ng Panginoon kaya wala kang pananampalataya. But today that we learn something, ano po, we are not under the curse of the law because Jesus Christ redeemed us from the curse of the law. Amen. And we have now the right standing, ano po, on God. Amen. Ang tingin sa iyo ng Lord, righteous. At yung mga righteous na ginagawa niya sa mga upright, He continue blesses, pinagpapala. Amen. Blesses the house of the righteous. Kaya po ang buhay ng Kristiyano, paganda ng paganda, painam ng painam. Amen. Yes, may mga problema, may mga nangyayari na hindi maganda, pero ginagamit pa rin ng Lord John para mapabuti tayo, para iangat tayo, para ayusin tayo, para ipromote tayo. Amen. Amen. This is what the Lord does on the cross. Amen. Kaya po ngayon pong gabing ito, can we worship the Lord today? Can you lift up your hands to the Lord today? Amen. When you see the cross, you will remember the redemption.
You will remember the restoration. You will remember the power of God. You will now remember the grace of God in our life. Amen. Can we worship the Lord with this song right now? Hallelujah. Oh, we praise your name, God. Jesus, my help, I call on your name. Yes, Jesus. I cast my cares on you. Yes, Lord. Jesus, my hope, my tower and strength. My faith is found in you. Yes, Lord. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Hallelujah. I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Receive the love of God, the grace of God. The precious blood washes and sanctifies. You are not under curse. Healing flows. You are under the grace of God, the love of God. Setting me free. I see grace. Sanctify, healing flows, setting me free. I see grace.
Come on, thank Him. Worship Him. Worship Jesus. Oh, thank you for the cross. In Christ on earth. If you miss Him, kung hindi mo tinanggap ang Panginoon si Christ, Panginoong Diyos sa buhay mo, amen, you miss everything in this lifetime. Amen. Kaya ngayong gabing ito, I don't know, sa mga first timer natin, maybe this is your first time. Amen. If you want to accept Christ in your life right now, gusto mo tanggapin ang Panginoon sa buhay mo, amen, pwede ka bang sumunod sa panalangin na ito? Sabihin mo ng malakas, Panginoong Diyos, ako po'y lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula noon hanggang ngayon. At binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At salamat din, Panginoon, dahil simula sa araw na ito, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. At salamat din, Panginoon, dahil simula sa araw na ito, ako po ay maglilingkod at susunod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just raise your hand once again to the Lord. Lord, Panginoon, salamat, Panginoong Diyos, because we are no longer under the curse, but we are under the blessing because of our Lord Jesus Christ. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, dahil mula ngayon, Lord God, kami ay lalakad ng may pananampalataya, kami ay lalakad sa iyong salita, Panginoon, to access, Panginoon, the finished work of Jesus Christ, to access the blessing of Abraham that you've given also to us, O Lord God. Kaya Panginoon, salamat, Lord God. Lord, let your blessing, grace, and favor be upon your people right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya salamat po, Panginoon. We honor you and
glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen.